Hello mga manay! Welcome po sa ating kusina. Ako po muli ang inyong madiskarting nanay at ngayon tuturuan ko kayo kung paano ba gumawa ng napakasarap na pineapple upside down, napakadaling sundan na pwede nating pagkakitaan. Kaya tara na, atin ang simulan. So narito yung mga sangkap na ating kailangan mga manay. So syempre, unang-una, kailangan natin ng cake flour. Ayan. So 2 cups and 1 half cup ang kailangan natin. Pwede rin kayong gumamit ng all-purpose flour. Meron tayong 1/4 teaspoon ng iodized salt. Mas maganda po yung pino para mabilis matunaw. 1 teaspoon ng baking powder. 1 cup ng white sugar. Meron din tayong 1/2 cup ng vegetable oil. Pwede kayong gumamit ng palm oil, coconut oil, pwede rin po ang canola oil. Meron tayong 7 pieces ng large egg yolks. 1 1/2 cup ng tubig. Then para sa flavoring ng ating chiffon, naglalagay po tayo ng 1 tablespoon ng orange flavor gamit ang Flavorade. Ayan, para natatanggal yung lasa ng anggo ng itlog sa ating chiffon cake. So napakasimple lang mga manay. Paghahaluin muna natin yung ating mga dry ingredients. So, ayusin lang natin mga manay para makapag-start na tayong mag-assemble. So, unahin natin yung ating dry ingredients. So, pagsamasamahin natin yung cake flour, yung ating asin, baking powder, tapos i-mix lang po natin. So, once na mix po natin to mga manay, i-set aside lang natin at kukuha tayo ng isang mixing bowl para doon natin haluin yung liquid ingredients. Ayan. So, okay na po ito. Itabi lang natin. So, para naman sa ating liquid ingredients, ilagay natin ang white sugar. Alam ko, nagtataka kayo bakit hindi naman to liquid, bakit ito yung isasama natin sa liquid ingredients. Kasi kailangan po natin matunaw muna yung ating puting asukal bago natin ihalo sa ating dry ingredients. So, ilagay ang tubig. Ayan. Then, i-mix. Isunod ang ating vegetable oil. Pwede po ang canola oil, palm oil, coconut oil. Kung ano yung available dyan sa inyo, pwede yan mga manay. Then, isunod ang ating 7 pieces na egg yolks. Ayan. Kunin natin yung spatula at gamitin natin dito para makayod natin yung mga tira-tira. Ayan. Pagkatapos ay maglalagay tayo ng 1 tablespoon ng orange flavor. Gamit ang Flavorade para masarap, malinamnam at dagdag aroma mga manay. Ayan. So pwede nyo pong dagdagan, depende po yan sa gusto nyong lakas ng amoy. Hindi lang siya sa amoy eh. Nakakadagdag din po siya sa lasa. Talagang hindi mo malalasahan na may itlog. Ayan. Tapos, mix lang natin mga manay. So, once na natunaw na po natin yung ating egg yolks at yung ating sugar, kunin na natin ang dry ingredients at ating pong paghaluin ang dalawang sangkap. Ayan. Then, haluin din po hanggang sa mag-combine po at wala na tayong makita ang buo-buong harina. So, once na nahalo na po natin ang maigi, wala na tayong nakikita ang buo-buong harina. Ayan, mga manay. So, iset aside lang natin to at gagawa naman tayo ng ating meringue para sa ating chiffon cake. Ngayon, para sa paggawa naman po ng ating merengue, gagamit po ako ng stand mixer. Pwede rin kayong gumamit ng hand mixer. Basta kaya po yung lakas na kailangan natin para makagawa ng merengue. Kailangan po natin is yung heavy duty. So, meron tayong 7 pieces ng egg white. Ayan, siguraduhin po na hindi basa yung ating mixing bowl or walang patak kahit po oil para po maiwasan yung hindi po siya mabuo, hindi siya maging stable. At kailangan din po hindi rin siya mapatakan ng egg yolks kahit konti. Then, meron tayong 1 cup ng white sugar.
1/4 teaspoon ng cream of tartar. Ngayon, kung wala kayong cream of tartar, pwede po ang lemon. Fresh lemon, pwede rin po ang suka. Ang gagawin nyo lamang po, napakasimple, papahiran nyo lamang po yung suka, isausaw nyo sa bulak, then ipahid nyo po sa isang mixing bowl na gagamitin ninyo mga manay. Dapat din po, pati yung pinaka wire whisk ay hindi po basa para po makuha natin yung stable na nais natin, stiff peak na nais natin para sa ating merengue. So, napakasimple lang, ilalagay natin to sa ating stand mixer. Ayan. Tapos, ibibit po natin siya ng 2 minutes hanggang mag-bubble. Saka po natin dahan-dahan ibubuhos yung ating puting asukal. So, unahin muna natin ilagay yung ating cream of tartar. Ayan. Then, i-mixer po natin at least 1 to 3 high speed po. Huwag niyo po kagad ilagay sa number 6 para hindi po masira yung ating gagamiting stand mixer. So ayan mga manay, once na makita na po natin na nagbabubble na yung ating egg whites, ay dahan-dahan po natin ibuhos ang ating white sugar hanggang sa makuha po natin yung soft stage ng soft peak na kailangan natin para sa ating merengue. So ayan mga manay, tingnan natin. So ito yung ating kailangan ma-achieve, yung soft peak ng ating merengue para sa ating chiffon cake. So pwede na tayo mag-assemble mga manay. So dapat po ganito yung kanyang itsura ng inyong merengue. Ayan, so pwede na tayo mag-start. So, kunin na po natin itong ating butter. Ayan. So, napakasimple lang mga manay. Huwag po natin ibubuhos lahat dito yung ating merengue. Kailangan hatiin po natin sa tatlong parte. Dahan-dahan po ang paghati at dapat papold po ang paghalo. Lagi ko naman po sinasabi yan sa inyo kapag gumagawa po ako ng chiffon cake. Ayan. Then, haluin po natin dahan-dahan para po hindi kasi bumagsak yung hangin ng ating merengue. Kasi once na hinalo nyo po yan ng mabilis, masyado kayong atat, nagmadali kayo, hindi po nagiging maganda yung texture ng ating chiffon. Para po siyang pudeng. Yung ilalim, matigas, yung ibabaw, malambot, or same. Magiging matigas po yung inyong chiffon cake. Ganun lamang po. Kaya yung iba kasi nagkakamali kasi hindi po nila iniintindi muna yung procedure bago nila gawin. Kailangan po, papold po yung halo, may kasamang pagmamahal at dahan-dahan po. Makukuha po natin yan ng maayos, huwag po tayong atat. Ayan. Lalo na po ang chiffon po ang pinakamaselan sa pagbibake. Ayan. Lagay ulit natin yung kalahati ng tatira. Kasi ito pong recipe natin, pwede nyo pong gamitin sa paggawa ng pianono, paggawa ng mamon, yan, paggawa ng cake roll, pwede po ito mga manay. Yan. So, dapat banayad lang yung paghalo. Yan, dahan-dahan. Pwede ka pa muna mag-TikTok habang gumaganito ka, pakending-kending ka, samahan mo ng sayaw, o diba? Magugulat ka na halo mo na yun. Para po malaman na nahalo na, dapat magiging isa po yung kulay nila at wala na tayong makikitang liquid sa ilalim. Ayan, kaya kailangan pati sa ilalim, kinakayod. Ayan, kayurin po natin. Tapos, ilagay na po ang last. Haluin po ulit natin. Ayan.
At dapat po nakapag-preheat na tayo ng ating oven ng 170 Celsius ang init. Ayan, ibibake po natin to ng 45 to 1 hour mahigit. Depende po kasi yan sa ating ibibake kung gaano kalaki, gaano kakapal. Pag makapal, mas matagal. Kapag malaki rin yung lagayan, mas matagal. Ganun po. Pero kung sa cupcake nyo ilalagay, saglit lang. 18 to 25 minutes, luto na po yung inyong mamon. So, ganito lang kasimple. Okay na po itong ating mixture. So, pwede na tayong mag-assemble ng ating pineapple upside down. So, ngayon para naman sa ating pang toppings ng ating pineapple upside down. Siyempre, hindi mawawala. Kailangan natin ng pan. So, gagamit ako ng 9x3 size ng round pan ko. Then, meron akong 1/2 cup ng dark brown sugar. Pwede rin po ang maskubado, mga manay. Then, meron tayong cherry. Ayan, cherries. Na-chinap ko lang po. Tapos, meron tayong 3 tablespoon ng vegetable oil. Kung meron kayong butter, pwede nyo pong gamitin yun, mga manay. Mag-melt lang po kayo ng butter. Tapos, paghaluin lamang po ang sugar at yung ating butter. Ganun lang. Pero gagamit po ngayon ako ng vegetable oil. Ayan. Tapos i-mix lang po natin ng ganyan. So hindi naman siya totally basang-basa. Basta lang po ma-mix natin. Ayan. Pagkatapos po niyan, meron tayong pineapple slice. Ayan. So pwede tayong maglagay ng dalawang kutsara ng syrup ng pineapple slice. Ayan, ganyan lamang kadali, mga manay, ang paggawa ng napakasarap at napakalambot na pineapple upside down. So, napakasimple lang. Maglagay tayo dito, pero bago tayo maglagay, unahin muna natin tong pineapple. Pagkatapos, lagyan natin ng cherry. So, once na nakapag-layer na tayo, isunod natin yung ating dark brown sugar. So, ulitin ko ha, pwede po kayong gumamit ng melted butter, mga manay. So, ayan. Tapos na po tayong mag-assemble ng ating toppings. So, lalagay na po natin dahan-dahan yung ating chiffon cake. Ayan. So, dapat 3/4 lang, mga manay. Huwag po ninyong pupunuin dahil aalsa pa yan. Ayan. So, pwede kayong maglagay ng parchment paper sa gilid. Pwede rin po kahit wala. Ayan, ganun lang kasimple, mga manay. So, i-bake po natin to sa ating oven ng 170 Celsius ang init. I-bake po natin ng 45 hanggang isang oras mahigit. Ayan, so balikan po natin to. Ilagay po natin sa ating oven. Pero bago yon, kailangan natin ng water bath. So, ipapatong natin siya sa isang tray. Ayan, mga manay. Pagpasensya nyo na yung aking tray, dahil luma na yan. Maglalagay tayo rito ng 1 cup ng tubig hanggang sa maluto po yung ating cake. Ayan. Alam ko magtatanong kayo, mainit ba, manay, yung inyong nilagay na tubig? Hindi po. Normal temp lang.
Ayan. Ngayon, kapag nakita ninyo na naubos na yung tubig, dagdagan nyo na lang ulit. Bakit po ako naglalagay niyan? Para mas moist, mas maganda po yung luto ng ating chiffon. Hindi siya dry, yung nakakasamid. Ayan. So, lagyan na po natin to sa ating oven. So, yan mga manay, after 45 minutes, so check po natin yung ating pineapple upside down. Gagamit po ako ng stick, ng tester. Pwede kayong gumamit ng toothpick. Ayan, kung mapapansin ninyo, tuyo na yung ating tubig. So, tutusukin lang natin sa ibabaw kung wala nang dumidikit. Ayan. So, dahil malinis na, luto na po itong ating pineapple upside down. So, pwede na natin itong hanguin dito sa ating oven. So, dahil luto na yung ating pineapple upside down, so kailangan natin ng pagbabaliktara ng ating cake. So, gagamit ako ng tray. Ayan. So, napakadali lang po. Ito yung ating pineapple upside down. So, ganyan lang mga manay. So, yan na mga manay, ang ating pineapple upside down. Ayan o, nagwi-wiggle-wiggle pa. Ayan. So, hindi po yan sunog mga manay. Ayan yung ating nilagay na dark brown sugar sa ibabaw. Ayan o, ganun siya kalambot. So, hintay lang muna natin yan lumamig bago natin iserve. Masarap po itong iserve kapag malamig. Ilagay sa chiller mga manay. Then, ito yung isang labit natin mga manay. Ayan, sa 8x3 ang size. O, diba? Napaka lambot na pwede nating pagkakitaan kahit nasa tahanan lang tayo. So, tara na atin ang tikman dahil na-excite na ako mga manay. Ayan, nagtimpla na ako ng kape. Mainit-init pa po ito pero hindi ko na kayang hintayin pa na lumamig. Wow! Napakasarap nito mga manay. Pwedeng pang regalo. Panghandaan. Ayan. Solid. Napakalambot. Ayan o. Wow. Panalo ang ating cake mga manay. Samahan pa ng pineapple. Papakita ko sa inyo mga manay kung gaano siya kalambot to. Ayan o. Wow. Panalo. Eto lang sapat na mga manay. Buo na yung araw ko. Panalong panalo yung lasa. So muli ako po ang inyong madiskarting nanay. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana ay magustuhan niyo itong ating panibagong recipe na binahagi ko sa inyo ngayong araw na to. Kita-kita po tayo sa susunod ko pang recipe at please don't forget to subscribe and click the bell button para updated sa mga recipe na ibabahagi ko pa. Kita-kita po tayo sa susunod mga manay. Paalam!